Kung mahilig ka sa kare-kare, sa kaldereta, ay pwedeng-pwede mong itry itong ating bagong recipe na ala chamba pero naman sa lasa ay napakasarap at panalong-panalo. Para naman maiba ay huwag tayong matakot na mag-try ng ibang recipe. Basta masarap yan at swak sa panlasa mo at pamilya mo, ay pwedeng-pwede mo yung ihain. Nagiwa tayo ng mga kailangan natin dito kanina, sibuyas, bell pepper, talong, itong ating green beans. Iniwa lang natin or inalis lang natin yung pinakadulo. Kamatis, gagamit din tayo dyan. Mas prefer ko talaga itong hinog-hinog na kamatis. Gagamit tayo ng pork belly, yung may taba-taba para mantika pa lang or taba pa lang ay ulam na. Pero pwede rin kayong gumamit ng chicken, beef, okay na okay gamitin. Lagyan lang natin ito ng salt, garlic powder, ground black pepper, smoked paprika. Massage-massage lang natin yan hanggang sa makot itong lahat ng ating mga pork belly. At habang magre-ready na tayo ng iba pa natin gagawin, ay ibabad lang natin yun ng kaunti. Lagyan na natin dito ng oil. Tapos iprito natin itong ating mga eggplant. Ayan. Itong pagpiprito na to ay nakakadagdag ng lasa dito sa ating bagong recipe. Kaso nasa inyo naman kung gusto nyo iprito or hindi. Green beans, ay ito, ipiprito na rin natin. Pero sandaling-sandali lang para hindi natin ma-overcook yan. Pagkatapos nun ay ilagay na natin itong ating mga pork belly. Hintayin natin matutong or medyo matutong yung merong mga golden brown yan sa gilid. Yan ang nagpapasarap dyan sa ating recipe dahil yung pagsisir ng ating mga meat ay nakakadagdag ng lasa. Tataside lang natin at igisa na natin itong ating onion. Halu-haluin lang natin yan. Garlic. So, inuna ko yung onion kasi gusto ko lang. Ilagay na natin itong annatto powder. Sa annatto powder, kung wala kayong annatto powder, ay pwede rin kayong gumamit ng annatto seeds. At itong ating kamatis. So, sa pagigisa ng kamatis natin dito, kailangan yung nadudurog na ito bago natin lagyan ng iba pang sangkap. Yan, katulad nito. Idagdag na natin itong ating mga pork belly. Ayan, o diba? Yan na yan pa lang ay masarap ng tingnan. What more pa kapag ka naluto na yan? Hinalo-halo ko lang yan. Tapos lalagyan natin ito ng tubig. So, yung purpose ng tubig dito, o syempre, para naman mapalambot itong ating pork belly. Boil lang natin yan or pakuluan hanggang sa lumambot or sa lambot na gusto nyo. Ayan, at pagka malambot na ay ilagay na natin itong sauteed shrimp paste or bagoong na gisado na. Kapag ka hindi pa gisado yung ilalagay nyo ay igisa nyo muna sa bawang sibuyas kanina. Lagyan natin ito ng gata. Kalahating lata lang ang nagamit ko dito. Tapos ground black pepper, haluin natin. At ang ating red bell pepper, pakuluan lang natin ng konti kasi gusto natin yung bell pepper natin at iba pang mga gulay ay nandyan pa yung malutong-lutong na texture. Ihalo na natin itong ating pinritong green beans at pinritong talong. Haluin na natin yan at ready na itong ating ginataan sa bagoong na pork belly. Kung kayo ang tatanungin, ano ba ang masarap na itawag dito sa ating bagong recipe ngayon? Shoutout dito sa mga top engager natin. Isa na dito si Rian James Penaridondo, Angeli Riel, Ria Gretel Calungsod. Yung mga iba ay sa susunod naman. Ayan, taba pa lang. Ulam na ulam na. Enjoy!